So kita niyo gumagana yung DVD natin. DVD na mayroong monitor. So auto bolt 'to 'yan. So 110 volts to 220 or 240 volts AC. So 50 hertz to 60 hertz maximum. So 1 ampere of maximum siya. Then output niya is 9 volts DC. Isang wire niya ay nakatakpo. So pag sinukot natin yung outlet. Ano dali, ito yung digital tester natin. One fourteen volts. So 110 ho yan, ibig sabihin yan. Dahil hindi naman accurate yung voltahe natin. So meaning gumagana. So dito pa lang sa grounding na nakabaon sa pader natin ay gumagana na kaagad. So lalo na kung sa mismong meter base natin yung may grounding rod. So mas maganda ang grounding ho ron. Gagawa tayo ng experiment. Gagawa tayo ng 110. Mula 220 papuntang 110. So, pakita ko sa inyo yung diagram niyo. 220 papuntang 110. Ang gagawin natin, so from line 1 at 9.2. So 220 volts yan sa kuryente ng bahay natin. Kukuha lang tayo ng isa, either sa line 1 o line 2. So di naman natin alam kung ano yung line 1 o line 2 ron. Basta kukuha lang tayo ng isang linya. Kunwari is yung line 1, then yung grounding. Yeah. Yung earth ground natin sa lupa. So magkaka-outlet tayo dito, isang terminal para dyan, then isang terminal para dito. So ito yung magiging outlet natin as 110 volts. So i-actual natin o yan kung talagang pwedeng maging 110 yung 220 na line to line. So meaning 110 volts itong isa, then itong isa is 110 volts din. So isang linya lang ang kukuhanin natin. So samahan niyo ako at subukan natin to. I-actual natin ngayon. Ito yung extension na gagamitin natin. Isang linya lang kukuhanin natin dito. So shoutout nga pala kay RFM o sa dicer ng RFM diyan sa All Day Supermarket Malolos. So buksan natin tong outlet o extension. So yung isa papatayin natin, ha. Hindi natin i-coconnect yung isang line. So makita niyo dalawa yung linya dito. So yung isa tanggalin natin.
ilabas na muna natin. So, temporary natin ilabas muna. Then ito, lagyan ko lang muna ng tape. Tipan ko lang muna. Tapos kuha tayo ng isang wire. So itong isang blue wire ang kukunin natin. Connect natin. So itong wanten na to, kahit wanten ho ang gamit natin sa bahay, so gagana pa rin yung metro natin, hindi to libre. Dahil siyempre alam na nang gumawa ng metro na gagawa tayo ng wanten. So, kaya yung metro natin sa bahay, mapa analog o digital, ay gumagana ho yan kahit wanten lang yung ginagamit natin kuryente. Kung tutusin nga, mas mataas ang konsumo ng 110. Kasi nga, isang phase lang yung ginagamit nyo. Kapag isang phase yung ginagamit nyo, siyempre bumaba yung voltage. Tataas naman ang amperahe. So, ang inire-read ng meter base natin ay ang amperahe, hindi yung voltage. So, ginawa ko lang itong experiment ito para mapakita sa inyo na kung sakaling meron kayong 110 appliances na need nyo talagang paganahin o makita lang na gumagana yung appliances na yun. So, pwede nyo itong gawin. So, pang temporary lang ho itong experiment natin o paggamit ng 110. Mas maganda pa rin na mag-transformer na lang kayo para yung consumers kuryente ay hindi ganun kalaki. So, itong isang linyang ginagawa ko, ipupulupot natin ho ito sa isang grounding. So, mas mainam ho kung talagang sa grounding rod ng metro. So, hindi ko maikabit to sa grounding ng metro namin. Meron kasi kaming metro dyan. Meron din kaming grounding rod. So, mas mainam ho ron kung medyo matagal yung gagamitin yung appliances na yun upang medyo magtatagal. So ito, ikakabit ko lang muna sa mga bakal dito sa paligid namin. So dito pa lang itry na natin kung gagana o hindi. So meaning, kapag gumana yung appliances na yun na wanted, lalong lalo na pag nilagay natin doon sa grounding rod mismo sa malapit sa meter base natin. Pakita ko sa inyo yung ginawa ko. So ito yan. So kahit stranded wire din yung gamitin nyo rito, wala namang problema. So ito lang yung available kong wire, kaya ito yung nilagay ko na stranded na THH yan. Skip plot cord din naman, pwede rin naman. Basta siguraduhin nyo lang mahigpit din yung mga terminal dito sa tornilyo. So okay na ito, subukan natin. Niladdad ko na yung wire natin. Ito yung wire. So papunta sa labas yan. Then, naka-ready na tayo rito. Ito yung outlet natin na mayroong wire na isa na nakalawit. So, dito natin itatap to sa grounding dito sa
pader o sa kalsada. No. Ito natin tatap sa grounding na bakal na ito na nakalawit dito. Ito na yung magiging ground natin. So para matesting lang natin na kung gagana yung wanted natin. So pero ang talagang mas accurate is yung sa grounding rod ng meter base natin. So ready na tayo dito. Nandito na yung multimeter para masukat natin kung anong bolt tayong lalabas dito sa outlet natin. Then meron din akong device dito na DVD na mayroong display. Auto bolt ito. So meaning kahit 110 o 220 gaganaw siya. So makita nyo sa input is 110 to 240 volts AC, 50 to 60 hertz, 1 ampere maximum. So yan ho yung magiging load natin para dito sa outlet. So try ho natin. Iko-connect ko na yung wire natin dito sa mismong grounding. So yung grounding kailangan medyo kiskisin natin para kumontak yung wire natin sa bakal. Kung may liha, mas maganda may liha. Lihahin muna bago ikabit. Kailangan kapit na kapit to. Kapitan na ba natin? Yan. So ganyan lang muna yung kapit natin. So try na natin buksan yung o isaksak natin yung outlet. Saksak na natin yung plug. So tingnan ho natin kung may boltahin na to. Ayun, 14, 15 ha, 115 volts, okay. So yan yung nasusukat natin yan, isang linya tsaka yung grounding. So try natin yung isang linya kung saan dito yung pinaka ground. So yan yun ha. So 110 volts pag sinama mo yung ground sa isang linya. Okay. So ngayon ang tanong, try ho natin ipaanda rin tong device natin kung gagana sa
110 na ginawa natin. So ito yung plug. Ayan. Kusukun natin. Tingnan natin kung gagana siya. So ayun guys. So gumana. So maganda yung pagka-grow nitong bakal na to. At medyo mamasa-masa dahil nga may tubig-tubig. So, mientras mamasa-masa yung lupa ay mas malakas po yung grounding niya. So, kaya niya magpa-under ng appliances. So, problema nga, mas malakas po sa kuryente dahil ang low ng current ay pag bumaba yung voltahe, tataas naman yung amperahe. Kaya mas mataas yung reading ng 110 kaysa sa meter base, kaysa sa 220. Kasi nga ang meter base natin ay gumagana o nare-read niya pa rin kahit 110 yung ginagamit niya. So, okay. So, yan lang po ang masishare ko ngayon. So, kung bago ka sa channel na ito, pakiclick mo naman ang subscribe button. At ilike mo na rin ang video na ito. So, at pati na rin po ang notification bell. So, yan lang ho. Salamat. Thank you. God bless. One 15 volt.